our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Tama yung hinala nyo. Opo, ha? Tama yung hinala nyo. Ito na. Report kay yung doktor ng Philippine National Police. Oh, dahil nga sa mga drama na nangyari kahapon at nandoon pa si Bato at si Sara na nakisimpatya. Oo, thank you naman dyan sa super sticker. Oh, di ba mga kababayan? Na nakisimpatya. Ay eto na. Talagang si Bato at si Sara ay madrama. Sa bagay, aminado naman si Sara na ano, plano talaga nila. Ito, yung drama nila Sara kahapon, ha, Kabsat, Chichi Borichi. Sa inyo po lahat, shoutout. Ha, Priscilla Ramasami, opo, Mark Mendoza. Ha, yung drama nila kahapon, buko na. Nabuko na yung drama nila kahapon na eto daw, chief of staff ni Sara o shota niya ay hindi naman pala totoong nag-aagaw buhay. Hindi tulad ng sinasabi ni Sara na ayan, lupasay na. Putik na yan mga kababayan. Noong sinuri ang buong katawan niya at sistema ng kaloob-looban ng katawan niya. Ito ang resulta, mga kababayan. Nabudol na naman kayo. Ha? Ang tinutukoy ko rito, yung mga DDS na naniwala kay Sara, namana sa tatay niya na madrama. Okay? Okay. Ulit. Ito na, mga kababayan. Bibigay ko na. Ha? Bibigay ko na. Oy! Oy! Yung aso. Ito na, mga kababayan. Pasok. Nakuha po nating report kay yung doktor ng Philippine National Police, kasama ho ni Attorney Lopez, nagtala sa kanya sa veterans. Ang condition po is doon sa veterans, ang resulta po is normal ang lahat ng vital signs, even her ECG. Kaya nga po nagtataka kami kung bakit kinakailangan pa natin na ilipat at check pa sa St. Luke's. Perhaps a second opinion or just for added peace of mind. But ang last na report po sa atin ng ating PNP doctor is normal ang condition. She's in pretty good shape. So syempre mga kababayan, yung mga DDS, pangangatwiranan na naman nila. Sasabihin nila dahil ang doktorang tumingin ay kakampi ng pamahalaan. O sasabihin na naman nila ang doktora, mga kababayan, ay bayaran. Ganyan naman sila, diba mga kababayan? Kapag ka hindi sang-ayon, pabor sa kanila, abay, sasabihin nila, bayaran yan. Hindi naman kayo nasanay, sa atin lang. Yun din ang tawag nila. Sabi ko nga, mga kababayan, inaamin ko na. Ako po ang nagbabayad talaga. Oo, nagbabayad ako sa gasolina. Nagbabayad ako sa kuryente. Nagbabayad ako sa internet. Sa StreamYard. At kung ano-ano pa. At kumikita dyan ang gobyerno kasi nakapasok dyan ang tax. Oo, na tayo galing sa atin. Ha? Ha? Yung pera na napupunta sa gobyerno. Mga kababayan, eto na. So, eto na mga kababayan, ang kinauukulan na ang nagsabi na ang lahat ay normal. Walang sakit at walang kahit na anong nakita doon sa shota ni Sara Duterte daw, sabi ni Muntulpo. So ano tawag dito mga kababayan? Pinagluloko ang sambayan ng Pilipino. Diba? Oh, diba?
Di ba mga kababayan? Oh, shout out po sa inyo lahat. Oh, si ano, Homebike, Abake, oh, TB, Elmer Dizon, si Ace and Rock. Opo, eto na. Ulit. Oh, pasok. Nakuha po nating report kay yung doktor ng Philippine National Police na kasama ho ni Attorney Lopez na nagdala sa kanya sa veterans. Ayan mga kababayan. Nakuha na daw yung report ng resulta ng pagsusuri sa Shota daw, di umano, ni Sarah na si Lopez na chief of staff niya na normal daw. Normal naman pala. Okay, sige tuloy. Ang condition po is doon sa veterans. Ang resulta po is normal ang lahat ng vital signs. Oh, normal lahat ng vital sign. Sa makatuwid mga kababayan, walang problema. Okay, ha? Walang problema. Okay, walang problema, walang sakit. Yung chief of staff ni Sarah. Okay, tuloy. Even her ECG. Kaya nga po. Oh, kahit pa yung ECG niya, mga kababayan. Putik na yun. Grabe, no? Grabing drama nila Sarah. Kasama pa si Bato. Kala mo, Bato, makakatulong yan para manalo? Malabo na. Malabo na ba to? Okay, tuloy. Nagtataka kami kung bakit kinakailangan pa natin na ilipat at ipacheck pa sa St. Luke's. Okay, kita nyo. Nagtataka daw ang kinaukulan kung bakit kailangan pang ilipat sa St. Luke's. Siyempre, mahal niya yan. Di ba mga kababayan? Siyempre, mahal niya yan. Kaya kailangan sa sosyal. Di ba? Marami naman pera yan. Kaya sa St. Luke's yan. O, oh, tuloy. Ganun lang yung kasimple mga kababayan. Sa second opinion, or just for added peace of mind, that, ang last na report po sa atin ng ating PNP doctor is normal ang condition. Normal ang condition. PNP doctor, maging sa veterans, normal ang kondisyon. Walang problema. So, dali nyo na sa correctional. Diba? Baka naman, dali nyo na sa correctional. Nang siya ganon, mga kababayan, maranasan niya naman yung nagnakaw ng tinapay. Tandaan nyo, kinasuhan. Yung nagnakaw ng mangga, kinasuhan. Yung nagnakaw ng tuyo, pinahiya. Yung nagnakaw ng maliliit na bagay, tandaan nyo, pinarusahan. Itong bilyon-milyon sa opisina ni Sara Duterte, na bilyon-milyon, okay lang. Diba? So paano yan? May pinipili lang ba talaga? Dahil may pera, dahil malakas, dahil may mga bobong taga-suporta. Kaya hindi pwedeng ikulong yan. Di ba, mga kababayan? Sige, tuloy. Ito na. She's in pretty good shape. So, maliwanag na yan, mga kababayan, ha? Liwanagin ko lang. Maliwanag na yan na talagang inuuto tayo at niloloko ni Sara Duterte at ng kanyang chief of staff, idamay na natin si Bato. Bakit dinamay si Bato? Eh, nando doon si Bato. Siningit yung sarili, oh. Oh. Ha? So, etong sarswelang ito, hindi naman dapat umabot sa ganito. Bakit? Ulitin ko. Ang pinagmulan nito, yung mga tinatanong lang na resibo. Resibo lang ang sasagutin. Bakit napunta tayo sa pamimersonal ni Sara Duterte? Hindi normal ang ganyang pag-iisip, mga kababayan. Bakit? Tandaan nyo, ang sasagutin mo lang, oo, hindi. Pero bakit binanatan mo yung mga walang kinalaman rito? Ikaw ang may gawa nito, Sara. Nagmula ito sa iyong mga confidential fund na hindi mo mapaliwanag kung saan napunta. Di ba? Bakit mo pinalaki ito? Ayan tuloy. Nabulilyaso ka.
Nadiskubre ang kahinaan mo dahil mahina yung mga tagapagpayo mo. Dapat hindi ka nagsalita ng ganyan, lalo ka taloy bumabagsak. Una na dyan, nung sinabi mo, nahukay mo yung bangkay ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayun, tinamo mo, bagsak ang rating mo. Ngayon, tandaan mo, etong ginawa mo na to ay dagdag na naman sa pagbagsak ng trust rating mo. Diba, mga kababayan? Shoutout po sa inyo lahat. Opo. Sa mga hindi pa po nakakapag-like, share, and subscribe, mga kababayan, o ngayon pa lang, inuunahan ko na ang pasasalamat sa inyo. Our beloved, Boss Mike, Boss Mike, Boss Mike. Severa!